beses nagpalit ng hepe ang Davao City Police sa loob lang ng isang araw. Tingin tuloy ng ilan, baka pinupolitika na yan. May paglilinaw ang PNP. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Castillo. Tatlong hepe sa loob ng isang araw. Ganyan ang nangyari sa Davao City Police Office kahapon matapos magkakasunod na palitan ang hepe nito at ilang station commanders ng lungsod. Mag-aalas 8 ng umaga kahapon nang umupo si Police Colonel Lito Patay bilang hepe ng Davao City Police. Matapos ang 4 na oras, nakatanggap daw ng tawag si Patay na papalitan siya ni Police Colonel Sherwin Butil. Pagdating ng hapon, pinalitan din si Butil at itinalaga bilang hepe si Police Colonel Hansel Marantan. Naging hepe ng Criminal Investigation and Detection Group ng NCR si Marantan na nakulong noon dahil sa 2013 at Timoran Massacre kung saan 13 ang namatay, kabilang ang isang umunoy huweteng operator. Nakapagpiansa rin noong 2017 si Marantan. Ayon naman sa Philippine National Police, normal na proseso ang pagpapalit-palit ng hepe sa kapulisan. Ang pagkalalagay po kay Colonel Patay is just a temporary thing po on an OIC at concurrent po siya as chief operations po. So kahapon po, napag-desisyon po ng PNP leadership po ng Pro 11 na ilagay po ang isang tao, na particularly in the person of Colonel Marantan, na maging acting director po in a permanent capacity po. May pribilehyo naman ng isang alkalde na pumili ng chief of police mula sa shortlist na ibibigay sa kanya ng PNP. Gayunman, may mga pagkakataon daw talaga na ang regional director na mismo ang nagtatalaga, depende sa sitwasyon. To insulate po yung PNP sa mga ganitong mga political exercises po in terms of choosing po, ay pinipili po ng PNP. And this is not only limited po sa Davao. Marami po tayong mga rehiyon na pinibigyan po natin ng pagkakataon, especially under the leadership po ng ating current chief PNP. Kamakailan, kinwestiyon ni Davao City Mayor Basa Duterte ang pag-relieve sa lahat ng station commanders sa 19 na police station sa lungsod noong Lunes. Hindi raw ito makatutulong sa pagpapanatili ng kapayapaan at seguridad sa Davao City. Kung tingin daw nila na hindi epektibo ang mga tauhan ng Davao City Police, bakit daw laging kinikilala ang mga pulis ng Davao City bilang top-performing police officer sa rehiyon? Ipinunto rin ni Mayor Baste ang datos sa safety index kung saan pangatlo raw ang lungsod sa safest city sa Southeast Asia kasunod ng Singapore. Pero meron daw extraordinary at unwarranted na pagbabago sa PNP na sa tingin ng alkalde ay politically motivated. Gate naman ng PNP, hindi dapat haluan ng politika ang balasan sa hanay ng pulisya sa Davao. This is not really limited sa Davao City. Medyo siguro because of the sum up of political issues, nakahaluan po ng kulay po ito. But we want to assure everyone na this is far from reality yung nangyayari po na sinasabi nga. Dinuduktong po itong mga nangyayari po sa Davao because of the current political issues. Si Vice President Sara Duterte naman, sinabing hindi niya alam ang motibo sa likod ng nangyaring balasahan sa Davao City Police. Nakita man nato ang statement no sa ato ang mayor, nakita nato dito nga gisulti niya na always recognize ang Davao City Police Office as a best police office sa dinhi sa region. In fact, dili lang na dinhi sa region because during my term twice ta nahimong best city police office in the country. So wala ta kabalo sa motive behind sa ingon ana, pero kita diri sa Davao City, we are law-abiding citizens. Suportado naman ang Davao City Police kung sino man ang pipiliing mamuno sa kanilang hanay. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Castillo, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.